Buhay Metro, BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez. Buhay Metro ay para sa iyo. Ilang magandang hapon sa inyong lahat. Hello, hello there. Isang mapagpaalang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Gabay at Inspirasyon ang at hindi alta presyon ang hatid sa inyo ngayong hapon. Ako po si Aida Gonzalez. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras, alas 5 hanggang alas 6. Kaya anuman po ang inyong kasalukuyang pinagkakaalabalahan, kayo man po ay naghahanda na ng hapunan para sa inyong pamilya, dyan lamang po kayo. Sit back, relax, and enjoy Beyond Buhay Metro Show. At ang atin ng mga kababayan na nasa lansangan pa rin sa mga oras na ito, chill-chill lang ha, bawal magmadali. Nako talaga naman, kapag tayo po ay nagmamadali, hindi nyo ba napapansin, lalo tayong nagiging mabaga, lalo nagkakaroon ng mga obstruction, di ba? Kaya, kumbaga, kung late tayo, late na. At kung matraffic, makakarating din tayo ng ating pupuntahan. Ngayon po ay araw ng Friday. It's Payday Friday. Tama ba, June? O, tawa ka naman dyan. Payday Friday. Kaya sigurado ang lahat ay masaya dahil anong araw na lang ba ngayon? Ilang araw na lamang ngayon, Micah? 87 kahapon. So ngayon, 86 days na lamang at Pasko na. Tama ba ako, Micah? Tama. Ayan. O, tama ba? Ngayon po ay huling araw na ng sa buwan ng Setyembre. September 30 na. At bukas, another month na naman ang ating bubuksan. Kaya enjoy, life is still beautiful, di ba po? So samahan niyo po ako, ha? Walang iwanan. Pero bago po ang ating kwentuhan, bago ang pagbabahagi namin sa inyo ng mga impormasyon, iba't ibang kaganapan, eto po muna ang ating opening prayer. Father God, salamat po sa araw na ito ng Friday. Salamat po sa inyo na nanatiling kabutihan, katapatan para po sa aming lahat. Lord, thank you. Isa na namang buwan ang patapos at maraming salamat dahil bagamat maraming challenges pa rin kaming kinakaharap. Pero alam naman namin na nandiyan ka at hindi mo kami pinababayaan. Kaya patuloy ka po na magpakahayag sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pong i-bless ang bawat nakikinig sa hapon na ito. At patuloy na maunawaan ang bawat isa po na ang blessing ay hindi lamang naman ito mga material na bagay. Kung tayo po ay malusog, tapos ang ating pamilya ay may pagmamahalan, ang ating komunidad ay may pagmamahalan, ito po ay maliwanag na blessing po sa amin lahat. So ito po ang patuloy mo ipaunawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. At nang magkaroon kami ng contentment sa aming buhay, Panginoon. Lord, ngayong hapon, muli namin hiling ang iyong gabay. Nawa ang amin po maibahagi sa aming mga tagapakinig, tagapanood, ay mga kaalaman na nakabatay po sa inyong banal na salita, Panginoon. Basbasan mo po ang bawat isa. At anuman po itong kanilang marinig, matututunan sa aming programa ngayong hapon, sa aming discussion ni Coach Benji, ito po ay magsilbing inspirasyon para sa kanila. At siyempre later on, mapagsikapan po nila na may apply sa kanilang araw-araw na buhay. Lord, ito po ang aming prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Tapos na tayo sa opening prayer natin. Ngayon naman, oras na para sulyapan natin ang mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Friday, September 30. Mga balita na inyo pong napakinggan o inihayag kanina sa IZ Balita. Pero sa kapakanan ng ating mga kababayan na hindi pa nakapag-tune in at ngayon pa lamang nagbukas ng kanilang radyo, ngayon pa lamang sila nakamonitor sa kanilang mga sasakyan. Ito po ang mga top stories ngayong araw na ito. Siyempre, monitoring pa rin dun po sa nakalipas na Bagyong Carding. Sinasabi po na bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Carding ay nadagdagan pa. Kasi yun nga po, nakalukot talagang medyo may kalakasan ito pong Bagyong
Garding. Samantala, ito pa po ang balita, pinsala ng Bagyong Garding sa sektor ng agrikultura. Ito rin po ang another na malungkot na balita na medyo lumobo pa sa halos sa 3 billion pesos na. Samantalang 34 million pesos naman na tulong ay naipamahagi na ng DSWD. So good news yan. Sana lang wala tayong malakdawan or lahat ng mga nangangailangan ay mabigyan talaga ng tulong. Ito pa po ang balita ngayong araw, positivity rate ng COVID-19 sa NCR tumaas. Naku, kaya nga po patuloy na hinihikayat ng mga health experts na patuloy pa rin tayo na magsuot ng face mask. Kahit na deklarado nga po na pwede na tayong hindi magsuot ng face mask outdoor. Pero para mas maproteksyon na rin tayo, gawin na lang po natin yon. Kasi sabi nga po nitong private hospitals, ito pong association ng mga doctors sa bansa, na sa 60 to 70% daw po ngayon ang bed capacity na occupied ngayon sa mga public hospitals. Pero dito naman daw po sa mga private, hindi naman po ganon. Ang mataas lang, medyo mataas lang, yung occupancy ng mga beds dito po sa public hospitals. So, and then yung medyo marami raw po ngayon ang nakoconfine nga dito sa NCR. Kaya, ingat-ingat pa rin mga ka-BBM para hindi po tayo natamaan ng virus. Pero, yun nga, bagaman sinasabi po na mahina nga na itong virus, pero still, kung tayo po ay mahina ang immune system, itong mahina na to, magiging malakas pa rin sa isang immune system na hindi kayang lumaban sa virus. Ano pa ba ang balita? Inflation rate sa Pilipinas ngayong Setyembre bumilis hanggang 7.4%. Yun nga po kaya lang hindi naman na, ito po talaga hindi lang naman dito sa ating bansa nararanasan ang ganitong problema po ngayon. Kaya talagang may struggle po ang lahat ng bansa. Kaya kaya nga dapat magkaroon po ng gumalaw ang economy para magkaroon ng employment. At pagkaroon ng employment, merong purchasing power ang mamamayan. Ayan. Ito pa po ang balita. Taas singil sa pampublikong sasakyan, epektibo na sa Lunes. Ayan ako. So magdagdag kayo ng inyong baon dahil effective na po yung pamasahe. Effective October 3. Yan, oo. Pero yung ngayon, hindi pa po pwede ha. Hindi pa pwede. Oo, violation pa rin yan. Ito pa ang balita, pagdiriwang ng Pasko ngayong taon, mas magiging maganda ayon sa Okta Research. Nako, sigurado yan. Kasi diba, nung last year, kung naalala nyo, medyo maganda-ganda na yon kumpara naman dun sa dalawang Pasko na talaga naman na naka-quarantine po tayo. Kaya kumbaga paganda ng paganda, o di ba? Kaya ngayon pa lamang kung kayo nga ay wala pang pambili ng regalo, meron pa kayong panahon para mag-negosyo. May maipon pa rin. Dahil 86 days pa naman bago mag-Pasko. Ano pa ba, ihabol lang natin itong ilan pang balita ha, na ito sigurado maraming concern dito, no? Yun daw pong operasyon ng Land Transportation Office ay balik na sa normal. Kasi nito raw pong nakalipas na araw ay maraming reklamo ang nakarating sa tanggapan nga po ng LTO dahil doon sa mabagal na proseso ng mga papeles na inaasikaso po dito at pagkakaroon din ng mahabang pila. Initially, sinasabi po ng mga nagre-reklamo na ito ay inside job. Kumbaga, sinadyag. May ganun ba naman? Kaya ba yun? Pero sabi po ng management ng LTO, ay nagkaroon ng problema yung kanilang IT system. Bakit nagkaroon ng problema? Dahil daw po, yun nga, kasi diba, bukas na, kumbaga, halos normal na ulit, diba?
So, nagsabay-sabay yung pag-aasikaso ng mga nung registration, tapos yung lisensya ng maraming mga mamamayan. So, hindi raw po kinaya yung bigla ang paglobo ulit ng mga inaasikasong papeles sa LTO. Ganon. Tapos na palitan na yung IT na yung system na yan. Pero ngayon daw po okay naman na. Sabi nga, kaya na raw po ang 100,000 to 120,000 na kliyente o customer na pwede nilang maasikaso per hour. O diba? So, sana nga. And ngayon daw po, medyo maganda na ulit at maayos na ulit ang sistema sa LTO. So yun po ang mga top stories natin ngayong araw. Pero mamaya sa akin pong pagbabalik, bibigyang daan naman natin yung mga balita na sa travel and tourism. Yan po muna ang ating mga top stories. Beyond Buhay Metro. Nagbibigay gabay at inspirasyon. Hindi alta presyon. Babalik po ang programa, nagbibigay gabay at inspirasyon at hindi alta presyon. June, pakicancel mo muna yung sinabi ko kanina. Oo, maglagay muna tayo ng ibang paalala sa oras na ito. BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Buhay La Quacha. Narinig niyo na ako ngayon? O, iba talaga eh. Sige po, so maglakwatsa muna tayo. Incidentally ha, tomorrow, di ba October 1 na po ha, bukas maglakwatsa kayo sa Ortigas, di ba? Teka lang ha, hanapin ko lang yon. Maglakwatsa na kayo tomorrow sa Ortigas. Bakit? Kasi po, ilo-launch na natin, ilo-launch na po yung Ortigas Market. Ortigas Market. Ano bang meron dito sa Ortigas Market? Aba, kung kayo po ay naghahanap ng mga kakaibang arts and crafts, punta po kayo dyan. Okay? Dahil ito po ay ito po yung makakakita tayo dyan ng mga unique products. Kailan ba ito gagawin? Tuwing Saturday po ito, simula bukas, October 1. Pero meron tomorrow po kasi dahil launching nga, meron pong activity doon na magaganap. Nandun si Mayor Vico at syempre iba't iba pang mga kung sino-sino pang mga officials dito po sa Pasig City at mga local officials dito naman po sa Barangay San Antonio. Dahil ito pong community building project na ito ay brought to you by DTC Promos Inc. in partnership with Pasig City Ortigas Center, Barangay San Antonio at media partners tulad ng Manila Bulletin, DWIZ, Home Radio, Business Mirror, Filipino Mirror, Cook Magazine, Health and Fitness and Graphic Magazine. Kung meron mga gusto pa pong humabol, interested vendors, pwede niyo pong kontakin si Ms. Marvie sa telephone number 0965-526-3924. 0965-526-3924. So, tomorrow po, 10 o'clock, official na pong bubuksan itong Ortigas Market. At tuwing Saturday po yan sa loob ng isang taon. So, kahit tapos na ang holiday season, makikita niyo pa rin po at pwede pa rin kayong maglakwatsa dyan sa Ortigas Market. Saan ba yan? Dito po sa may F. Ortigas Jr. Road, Emerald Avenue. Sigurado naman po na familiar kayo dyan kasi ito mga kalsada na to main road naman at sikat na mga kalsada po ito sa may Ortigas Center. So, punta na po kayo doon sa launching ng Ortigas Market. Mamaya, meron pa tayong mga tourism and travel news. Ibibigay natin yun. Babalikan natin yun, June, ha? Pero nakikita ko na mukhang ready na
si Coach Best, kaya papapasukin na natin siya. Ayan! Hello, Coach Best! Magandang hapon sa'yo. Meron akong kasalanan, pero alam ko naman, loves mo pa rin ako, kaya you're still there. Thank you. Yan, as always. Hello, how are you? I'm great. And I am happy to see you again live, ha, Pastora, at sa lahat po ng tagapakinig ngayon. Medyo na-tsempohan na pwede tayo mag-online although I was out. Siyempre po, sa panahon ngayon, kailangan flexible ka na eh, pwedeng sa loob at sa labas. Ayan, ha? Oo nga, pwedeng sa loob at sa labas. Ayan, kore-kore ka dyan. Buti naman, Coach, at nakahabol ka. At maganda ang signal mo. Naririnig ka namin ng maayos. Wonderful. I'm really looking forward to see all of you. Alam niyo po, it is our passion to give tips and sharing to everybody po, lalo na po dito sa DWIC. Tsaka syempre, meron tayong you're the best. Oo nga pala, uulitin natin yan. Dito nga pala naiparinig yan sa'yo. Sige nga dyan, parinigyan natin yan para ganahan ng todo si Coach Des. Go ahead. Buhay, the best. Thank you, John. Simpleng tono, thank you po. Simpleng tono lang, pampagana lang na to teach people and really encourage people to be the best. Alam niyo po, Pastora, sa totoo lang, I've been doing this every day. In the morning, every day, at even at the time of pandemic, I have a regular session of 10 a.m. to my team, local and international. At ang dami pong nai-inspire naman talaga. Kaya po nakakatuwa. Kasi yan po yung tinuro sa akin ni Mr. Chinkitan. Sabi niya sa akin, Benji, if there's something that money cannot buy, it's gratitude. That people will come to you and tell you, Coach, salamat po sa walang sawa na pagpapaalala, na pag-encourage, na paniniwala sa amin na may pag-asa, na magaling pala, na pwede palang magbago ang buhay. At ngayon po, nag-transition na from being online. Ngayon, nag-o-offline na naman tayo, no? Bumabalik na sa dati. Pero syempre, bagong pag-a-adjust na naman. Pero sabi nga, when the going gets tough, the best keeps going. Kailangan mag-adapt, kailangan sumabay. Kaya si Pastora, sumasabay pa rin, hindi nawawala sa sistema, ha? Ayan. Oo naman. Kaya nga, di ba, kung hindi ako techie, kailangan maging techie para masabayan ko. Tama. Si Coach Best. Tama. Diba? Kaya kahit hindi niyo po ako sinupot nung huli usapan natin, sisiputin mo po ako uli. Kailang kaya po. Sorry. Yeah. Still in Batangas. So, Batangas. Pagbalik natin dyan. Saan po kayo sa Batangas? Sa Lipa po ba kayo? O sa Tanawan. I was there in Sugbu 2 weeks ago because we had people, OFW, who started launching their mga food cart franchise po. No? Yun po ang uso natin ngayon. Eh, no? So, mga tao na naghahanap pagnegosyo. Pero syempre po, alam nyo, sa tinuturo po natin ngayon, no? Sabi ko nga, even if you have the best opportunity, but if you do not have the right attitude, ha? Sayang ang pagkakataon. Kasi pare-pareho naman po tayo may tamang, you know, we live in the same world. The difference is how we respond to this world. Ayan, kaya, correct. Ayan, may share ako. Handa na po ba tayo? Handa na kaming makinig, Coach Best, sa mga ibabahagi mo ngayong pamamaraan, strategies, tips, kung paano gagawing the best ang aming mga buhay. Sige, go ahead, yan, please, Coach Best. Alam nyo ang motto natin, to be okay is not okay, to be okay is to be the best. Ha? Ang goal natin, maging the best. So, paano ba tayo magiging the best? Ang tinuturo, gusto ko ituro ngayon, yung dalawang salita, courage and confidence. Yan, Pastora. Courage and confidence. Pareho ba yan? Actually, magkaiba po yan, pero synonymous. No? They all are interconnected. Ano ba ang definition ng courage? Sa alam po ng iba, ang courage is the ability to do something that frightens you. Yung ginagawa mo yung isang bagay na kinakatakutan mo, yung hindi ka sanay. It is the strength in the face of pain or grief. Ito yung nagbibigay sa iyo ng tapang. Oo, ito yung nagbibigay sa'yo ng lakas. The willingness to confront agony. Haharapin mo kahit masakit, kahit mahirap, kahit feeling mo dangerous o delikado.
uncertain, hindi ka sure, intimidation. Siguro, baka natatakot ako at yung mga hirap. Kasi most people say, mahirap, hindi ko kaya, nahihiya ako. So it takes courage, tapang. Ang salita po, tapang. I-take note nyo ha, tapang. Ha? Yan ang courage. Now, ano naman yung confidence? Ang confidence po, no, from the Latin word fidere, ang ibig sabihin niyan, trust o tiwala. Ang confidence, tiwala. It is the feeling or belief that one can rely on something or someone. Na magtiwala ka lang, maniwala ka lang. It is the feeling of self-assurance. Sigurado, ha? Hindi pwede rito yung siguro, I will try, kakayanin, susubukan. Kailangan yung salitang sigurado. Arising from one's appreciation or belief nasa paniniwala mo. No? Alam nyo, meron po mga ilang tao na nagbigay ng encouragement. According to David Viscott, a psychiatrist says, if you have the courage to begin, you have the courage to succeed. Kung kaya mo magsimula, kaya mo mag-succeed. Sabi rin ni Roger Staubach, a football quarterback, confidence is a result of hours and days and weeks and hours of constant work and dedication. Ibig sabihin, practice lang. Practice lang, hindi ka kasi sanay eh. So kailangan sasanayin mo oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon, no? Masasanay ka rin. Ang problema, nasanay tayo ng kahirapan at kahinaan, kaya dapat paglabanan. Sabi rin po ni Maya Angelou, an American poet, courage is the most important of all the virtues because kung wala kang courage, wala kang tapang, hindi mo mapapractice kahit anong virtue. Now, ano po yung mga bagay na dapat, paano natin madidevelop o ma-overcome yung mga takot at duda? Number one, tip, study and learn. Sabi nga po ni John Kellidge, people cannot acquire what they don't understand. Ang isang bagay, pag hindi mo naintindihan, hindi mo yung makukuha. Kaya dapat, aralin mo. Ha? You have to have knowledge because knowledge is power. Marami pong tao hindi marunong magnegosyo kasi hindi nila alam. Maraming tao, no, maraming gustong gawin pero hindi nila alam. Parang cellphone. Hindi ka naman pwedeng basta-basta gagamit. Aaralin mo. Pati ang pagyaman, pinag-aaralan. You know what sometimes sad? Yung sarili nga natin, kulang tayo sa kaalaman. We don't even know ourselves. We don't even believe in ourselves. So, you study and learn, no? Kailangan hanapin mo yung katotohanan. Hanapin mo yung kaalaman para magkaroon ka ng confidence. Number two, stop procrastinating. Ano po yung mga procrastination? Yung bukas na lang, next time na lang, may next time pa naman eh. Pag-iisipan ko muna. Mali, ha? The word here is do it na. Huwag mong ipagpapabukas ang bagay na kaya mong gawin ngayon na. Because for every time you delay, you become a failure. Tandaan mo yan. Delay is another form of failure. Is delayed success is a failure. Okay? So tapusin mo. Gawin mo. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha. Pangatlo, face what you fear. Ha? Marami pong tao takot ma-reject, takot pagtawanan, takot magkamali. Mali. Harapin mo. Hindi masama ang magkamali. Ha? And you lose 50% chances of winning kasi hindi mo ginawa. Harapin mo. Tanggapin mo. And when you fail, it is not a failure. It is a stepping stone toward success. Ha? Tandaan mo. Harapin mo. Number four, take step out of the comfort zone. Umalis ka sa comfort zone. Marami pong tao gusto yung tamad, nagpapahinga, naglalaro, tutulog-tulog. Mali. Hindi magbabago ang buhay mo kung wala kang babaguhin. Pag nauna ang sarap, maghihirap ka. Kung gusto mo ng masarap, paghirapan mo. Hirap muna bago magsarap. Do not be comfortable. Bakit? Kasi hindi mo mai-stretch ang sarili mo. Okay? Number five, meron akong pito eh. O lima na lang, practice standing up on what you believe is right. Ano pong ibig sabihin yan? Ipaglaban mo. Ipaglaban mo. Tandaan mo. Ha? Ipaglaban mo. Pag alam mo tama, ipaglaban mo. And the Bible says, okay, the truth shall set you free. Okay? So I just wanted to encourage everybody, huwag kang takot, huwag kang mahihiya, ha? Huwag kang don't get out of your shell. Ipaglaban mo ang tunay na masarap, pinaglalaban yan. At tiwala lang sa sarili, ha? Sabi rin po ng boss ko, kaya nagbago din ang buhay ko. Sabi niya, fortune favors the brave,
and the bold. Walang yumayaman, ha, natakot at mahihiyain. Kaya itong si Pastora, napakatapang niyan. Ha, pinaglalaban, hindi tumitigil yan. At syempre, pinagpe-pray niya lagi yan. Nagpe-pray yan, Lord, help me. Give me your strength. Diba, sabi nga po, if God is around, if God is with you, who will be against you? Wala kang dapat ikatakot. Kasi ang Panginoon, eh, nasa sayo. Ha? Kaya ituloy mo, ipaglaban mo, tapangan mo. Yan po, Pastora. Naku! Napakaganda ng mga senior mo, Coach Best. Kaya lang, syempre, ang tanong doon, eh, dapat kailangan tama yung kanilang, kasi alam mo naman, iba yung kanilang kahulugan ng tama. Kasi sabi natin, ipaglaban mo kapag tama. Kaya lang, it should be biblical, no? Hindi yung tama na, ano, na tawag dito, na definition mo ng tama. Oh, tama-tama lang. Kasi, hindi, di ba? Oo. Along the way, hindi din, hindi sweet success ang ating mararanasan. Alam nyo po, Pastora, alam nyo, you cannot deny the truth. The truth will always set you free. Ako po, naniniwala, pag tama ang isip mo, tama ang galaw mo, tama ang resulta mo. Ang basihan yan at the end, resulta eh. Makakita mo yun sa resulta. Yes, hindi magkakaila ang resulta. Ngayon, pag mali ang resulta mo, tapos pinipilit mo, mali nga ang resulta. So be sensitive. Kailangan itama mo ang galaw, simulan mo rin sa tamang pag-iisip yan. So, dun po maglalaban yan. Di mo malalaman kung anong tunay o fake lang pala, di ba? So, lalabas naman sa kung ano yung tumatagal, kung ano yung totoo, yan ang totoo, yan ang sigurado, yan ang genuine. And the word of God will always last forever, Pastora. Yes, amen. So, oo, Coach Benji, kasi yun nga, tama sinasabi, dapat lagi start right. Start right. Kasi, yun eh, pag hindi tama simula, eh, maraming ano eh, maraming balakid. Tama ano? Po. Tsaka hindi mo makukuha rin ang tamang resulta tamang mo. Tamang resulta. Eh. Paulit-ulit na naman tayo. Paulit-ulit na naman tayo. Ay ako, alam nyo, nakakasawa na naman yung lagi ka nalang simula, lagi ka nalang paulit-ulit, di ba? Pero pag tuloy-tuloy ka, yun nga tinatawag yung slow is fast. Slow is fast, yes. Opo. Kasi nagsisimula ka na ng tam, it is like your foundation on the rock sa Panginoon. Kasi pag hindi Panginoon ang pundasyon mo, madaling mabuwag, madaling masira, nawawala na naman. Pero pag na-realize mo na yung Panginoon pala, yung pinaka-pundasyon mo, ha? Unti-unti nagbabago, unti-unti tumitibay at tumatagal, ha, Pastora? Yeah. Yes. Unti-unti tumitibay, unti-unti tumatagal. So yun po mga ka-BBM, ha? Ano, ka-Beyond Buhay Metro, kailangan manatili yun, yung mga ibinahagi sa atin ni Coach Ben. So Coach Benji, again, sa lahat po ng mga gustong maging the best at gusto pa nilang mas may expound mo sa kanila yung mga pamamaraan kung paano maging makaranas ng buhay the best, saan kanila makukontak? Ay, dito lang po, no? You can contact me, guys, no? Of course, my cell number is 0917-936-1844. And you can check me on my Facebook, no? Pwede pong Coach Best o kaya sa Benji Paz Cogin. Or you can ask Pastor Aida in this station. I am always reachable po, no? I-chat nyo lang, kausapin nyo, ipag-pray nyo lang, darating po ako, ha? Tutulungan ko kayo, ha? Ayan. Okay, Coach. Sige, para sa iyong closing statement, go ahead. Guys, I just really wanted to encourage everybody. Ito lang, kapatid. Gawin mo lang. Okay, may mga bagay na dapat mo lang tandaan, lahat may pag-asa. Sabi nga po, tulad dito, nitong panahon dito, may mga bagyo na namang dumadaan, Pastora, when the storm passes by. Ito po yung pinangahawakan ko, talagang pinangahawakan ko. Again, this is the Bible. No, ito kasi ang Panginoon, ang biblical, ang Bible, hindi magsisinungan, sabi sa Bible, when the storm passes by, the wicked shall fall, the righteous shall stand. Diyan po lumalabas yung katotohanan na kung talagang tama ka, tatayo ka, hindi ka matutumba. Kaya po ako tinatanong ko sarili ko, tama ba ginagawa ko? Sabi ko, maganda naman ang resulta ko. Marami namang bumubungang tama, tumatagal ako. I believe I am with God. At sinabi ko rin, pag natumba ako at mali, hindi galing sa Panginoon yan.
hindi ka nasusuportahan, hindi ka pinapatibay. So kaya po ako, nabubuhay lang po ako sa tiwala ng Panginoon na lagi niyang sinasabi, tandaan mo, you pray for it, you work for it. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Let's keep working, guys. At makinig po kayo lagi dito sa BBM, ha? Hindi halata, ha? Beyond Buhay Metro. Hindi halata. Hindi. Ikaw talaga. Nagulat niya ako. Oo nga, no? Ganun eh. Oo. Ayan. Ikaw talaga, Coach Bess. Sige. Very well said, Coach Bess. Marami na naman kaming natutunan ngayon sa'yo sa araw na ito. Thank you. And again, as always, thank you po. God bless you. Thank you. Sa lahat ng tagapakinig. Chat me, guys. Bye. Bye-bye. Sige po, babalik po ang programa. BBM. Nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Oh, attention muna sa lahat po ng mga naghahanap, nag-iisip kung paano po patuloy na ma-maintain ang magandang takbo ng kanilang makina. Patuloy din nag-iisip kung paano po makakatipid sa presyo ng sa konsumo ng gasolina ngayong mataas pa rin ang presyo nito, di ba po? Hindi pa rin tuloy-tuloy pa rin tumataas. At nag-iisip din kung paano naman makakatulong sa ating inang kalikasan. Yung hindi sa pamamagitan ng pagbubuga ng malinis na usok. Kung yan po ang laman ng inyong isipan sa mga oras na ito, pakinggan niyo po ang kwento ni Ginoong George D. Guzman hinggil sa kanyang imbensyon na Power Up. Ano talaga ang kaibahan nito ng Power Up ninyo, gadget ninyo, kumpara sa, syempre, gusto makatipid ng mga chauffeur ngayon, ng mga driver ngayon, lalo sa public transportation. Ano nga itutulong nito sa makina ng sasakyan? Ito po. Ang maitutulong po ng Power Up fuel combustion, nagbibigay ko ng dense oxygen. Lumalabas dito ang dense oxygen niya. Yung dense oxygen po kasi, pag pumasok sa combustion chamber at nakatikim ng init, mamaga yun. So pag namaga yun, naka-full torque na yung makina, 100% horsepower gano'n. Ngayon kasi you're only using 70% horsepower dahil you're only using humid air. Similar po yan sa acetylene. Pag sindi nila acetylene, yellow flame with black smoke. So pag bukas nila ang dense air, nagiging blue flame siya, wala siya yung black smoke. So perfect na yung combustion. So yan nga po ang ginagawa ng Power Up. Pero kasi, ang oxygen kasi malaking buhay. Ang sasakyan niyo, yung air filter niyo, pag nagbara yan, hindi natatakbo yung sasakyan niyo. So, malaking bagay ang oxygen. So, ang humid air, malaking difference compared dun sa Power Up na dense air. So, ang langis niyo, hindi lalapot. So, change oil niyo, 20 to 25,000 kilometers before you change your oil. Using ordinary oil. Enhance your engine plus 30% power. Ang sasakyan niyo, walang squatting. Ibig sabihin, squatting. Maatras. Pag bitaw niyo sila niyo doon, may mihila pabalik. Wala nun. Pag harangkada mo, humayo po muna bago umalis. Ngayon, pag may power up, pag apak niyo, accelerate kagad. Immediately, response. So, yun ang kagandahan. Smooth driving, driving comfort. Ngayon yung makina niyo, walang pag-down na. Relax na relax. Halos, dati, ugong muna bago takbo. Ngayon, takbo muna, wala nang ugong makina niyo. So marami ko yan, satisfied na. Marami din ako mga tinunan din video, hindi ko pa upload. Marami mga satisfied customer. Pag naumpisahan yung isang sasakyan nila, kasahan mo bukas, dadali na yung pangalawa, pangatlo, pangatlo. Lahat to yung mga industrial, katulad ng mga planta, ng mga delivery van, delivery truck, marami yung nagpapakbit ngayon sa akin dahil gusto nila makatipid. Bakit ito nakakatipid sa fuel? Once you create power, automatically it follows savings. Wala akong pupuntahan yun. Savings talaga. Yan. Okay, so di ba po, kung kayo po ay interesado na gumamit din itong Power Up na invention ni Ginoong George D. Guzman, isa pong Filipino inventor,
Ito po ang number na pwede niyong kontakin. 0932-983-0377. 0961-502-0906. At dyan, usapang motorista pa rin, usapang kali pa rin. I-segue na natin. Merong short announcement si Calando Marquez, ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Calando, ano ang gusto mong ipaalala muli sa ating mga, sa iyong mga kapwa chauffeur na hindi nila dapat paligtasin ngayong weekend? Go ahead. Maraming salamat, Mamayda, at maraming salamat lalo na sa DWIC. At salamat sa pinagbibigay nyo ng oras para sa amin. At bilang national leader po ng transportasyon, ay marami na tayong mga binigkas na programa nung mga nakaraan pang administrasyon, ay ngayon lang po matutupad yung mga programa na ito. At nagpapasalamat tayo unang-una kay President BBM, kay President Bongbong Marcos, dahil po ang order niya sa pabahay ay lahat ng ating mamamayan na kayang magkaroon ng pabahay ay bigyan ng bahay. Na hindi po bigay na libre, kundi ito po ay applyan nila. Para sa ganun po ay ma-qualified sila. Kaya sa darating po na linggo, Mamayda, ay hinihikayat natin yung mga pampanguluhan ng ating mga public transport, yung ating mga habal-habal, yung ating mga Grab, yung mga tricycle, jeepney, taxi, UB Express, bus, mga truckers, dahil itong pabahay po na ito ay napakaganda na ipapaliwanag po sa linggo ng ating pag-ibigpan at saka yung ating opisina Secretary Acosar sa DISUD. Oho, at saka darating mga taga Tesda para ipaliwanag yung libre na pag-aaral ng mga anak ng chauffeur at saka yung mga asawa nila na gustong mag-livelihood program o mag-aral ng mga kurso dyan sa TESDA, ay ito po ay libre na ipamimigay ng gobyerno. Kaya magkakaroon po ng introduction launching sa darating po na linggo, gaganapin po sa LTO Central Office, Mamayda. At napakaganda ho itong programa na ito. Sana ho yung ating mga kababayan ay huwag nilang palampasin na kung may oras sila, pumunta po sila doon para makapag-rehistro at makita nila yung presentation ng ating pag-ibigpan, ang ating Departamento ng Urban Housing Development Authority, kaya sa opisina ni Secretary Acosar, at saka yung mga taga TESDA, ipapaliwanag kung paano po yung pag-apply doon sa libreng pag-aaral sa TESDA. So yan ho yung programa na yung 7-point agenda ng ating Pangulo para sa transport ay ibababa sa linggo. Ipapaliwanag yun po. Kaya introduction, launching ang tawag namin dito. Kaya maraming nag-confirm, Mamayda, yung mga leadership nang galing ng Region 1, galing so, ng Region 2, Region 3, Region 4, ay darating po sila sa linggo. Kaya nagpapasalamat tayo, Mamayda, na ito po sana ay may palagana para sa mga ating mga kasamahan sa transport sector. So ibig sabihin dapat puntahan nila yon para direkta nilang marinig ng kanilang tenga, di ba, yung launching na to ng programa para sa mga lahat ng driver, di ba, bus man yan, na tricycle man yan, sabi mo ma, kahit family driver, basta driver, liti mong driver. At saka paano sila makasali doon sa napakababa na premium ng insurance para sa driver na napakalaki ang halaga ng kanilang benepisyo. Yung 5 piso nila ay makakabili na ng life insurance na worth 600,000 pesos. Wow. Yung 5 piso isang araw. 5 piso isang araw. So, mahal pa yung isang stick na sigarilyo. Opo. Oo, 8 pesos yun eh, no? Sige. Opo. Sige. Kaya Mamayda, maraming salamat at napakaganda yung patalastas mo doon sa mga Filipino Invention Products. Yan pong mga invention na yan ay sertipikado po ng Department of Science Technology at nakapatent po yan sa ating DTI. Ayan. At sana ho, kung nanaisin natin
At ang aming hinihiling ngayon, Ma'am Aida, ay mismo sana ang ating gobyerno ang gagamit at sila yung mag-endorse na gayahin po yung Japan, Korea, Amerika, na ang kanilang mga produkto, sila po ang bumibili at sila po yung gumagamit. E baliktad dito sa Pilipinas, Ma'am Aida. Tayo, pumupunta sa ibang bansa para mag-aral. Di ba na, prayer natin na ano yan, na magkatotoo na yan. Well, sa patuloy mo namang pagpapaliwanag, pag-share, pagpapalaganap yan, sigurado makakarating na yan sa tenga ng mga kinauukulan. O, di ba? Kasi kailangan talaga na masuportahan yan, Kalando. Ayan. O, sana sige po, Kalando. Basta, ay gobyerno ang unang gagamit. Di ba? Gobyerno ang unang gagamit. Sige po. Sige kagaya po. Nung ginawa ng Japan, Mamayda. Di ba? Oo. Maraming salamat, Mamayda, sa binigay mong oras at pagkakataon. At maraming po. Salamat sa inyong tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po ang sambayanan Pilipino at babangon lang ang Pilipinas kung tangkilikin ang Pilipino ang ating gawang Pilipino. Imbensyong Pinoy. Ayun. Tama, agree ako dyan, Kalando. Salamat po. Salamat. God bless po. Bye-bye. Opo. Si Kalando Marquez, ang National President ng Liga ng Transportation and Operators sa Pilipinas. Sabi nga ni Kalando, basta driver, sweet lover. Tama yung Kalando. Anyway, eto po, bago tayo tuluyang magwakas, ihabol ko lamang ito, June 2 pa. Usapang kwela. Ano ang tawag sa pusong sumusugod? Alam mo ba yan, June? Eddie, heart attack. Tawa ka dyan, June. Natawa ka ba? Parang hindi ko narinig tawa mo. Anyway, sige. So, last na hirit na ito para sa ating mga taga-subaybay. Gabay sa matamis na buhay. His will be done. Father, if thou will be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Yan po nasa Luke 22, verse 42. It is a simple refrain as you begin the Lord's day. Lord, your will be done. It was the humble attitude of heart and willingness to obey that Jesus exhibited as he opened the way to God for every person. You are called to the same, agreeing with God in good times and bad, because only he can make you truly happy. You count his plans more wonderful, more profoundly satisfying, and infinitely wiser than your own. Make this your song today, Lord, your will be done. It will fill your life with such a beautiful melody of gentleness and grace that both you and those around you will be eternally changed. My God, whether it is difficult or easy, I want to do as you ask. I know that above all, your plans are best. Everybody say, Amen. At yan po ang ating gabay sa matamis na buhay. At dyan na po natin, winawakasan ang ating Friday edition ng programang Beyond Buhay Metro. Of course, bago tayo tuloy magpaalam, magpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay sa pagsasahing papawid. Ang ating mga writers, si Rashid Locsin, si Abby Malanday, sa SocMed naman, si Elaine Di Malanta at si Kim Gomez, sa CA, si Micah Cervantes at si James De Jesus. Ang ating co-pilot, Engineer June Aguba, salamat din sa mga taga-engineering transmitter. Of course, sa mga sumubaybay naman po sa atin, sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga OFWs po na nakinig at narating ng ating broadcast ngayong araw na ito, sa mga nag-follow sa atin sa FB, sa YouTube,
Maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas. Kasama po si General Jerry Zamudio at si kasamang Emil Carrion. Ako po si Aida Gonzalez. Marami pong salamat. Magandang hapon. To God be the glory. Have a great weekend, mga kababayan. Bye! Ingat po kayo lahat sa biyahe. Nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon.